Mga sangkay, tingnan po natin itong balita tungkol po sa paglaganap ngayon ng iba't ibang klaseng karamdaman at meron nga pong babala ngayon ang World Health Organization. Ano po itong mga sakit, mga sangkay na nagkalat ngayon sa ating planeta? Hello guys, this is Mingi Sangkay Janjan. Mahalaga po itong ating pag-uusapan ngayon mga sangkay dahil patungkol po ito sa mga kumakalat na mga sakit, no? Iba't ibang karamdaman sa iba't ibang dako ng ating mundo ngayon. At nagulat ako mga sangkay kasi maging ang World Health Organization, meron pong babala tungkol po sa isang karamdaman na kumakalat ngayon. At neto lang din mga sangkay, nakita ko sa balita, may tinamaan din po ng isa pang kakaibang karamdaman doon po sa Europe. Pag-usapan po natin yan mga sangkay, very alarming, no? Dahil baka maulit na naman itong pandemic, wag naman po sana mga sangkay. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.27 million subscribers na po tayo. Congratulations po sa ating lahat. Sabi ko nga mga sangkay, kailan lang eh, naka 1 million po tayo. Pero ngayon mga sangkay, 1.27 million subscribers na po tayo. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, alamin po natin ito. Kasi ito po yung balita. Doon po sa Brazil, mayroon na pong pumanaw. Ewan ko anong karamdaman to. Tapos doon din po sa Europe, mayroon pong unang tinamaan. Tapos ngayon mga sangay, nakita ko din to. Warning po ng WHO, yung World Health Organization, na ito pong ganitong klaseng karamdaman ay kumakalat po ngayon sa Africa. Then ang Global Public Health nagkaroon po ng emergency. Okay, tingnan po muna natin mga sangkay itong isang balita tungkol po doon sa Brazil at sa Europe. Travelers in Latin America have been advised to remain vigilant following the discovery of 19 Oropouche virus cases in tourists departing from Europe. Grabe, kakaiba na naman po ito mga sangkay na karamdaman, no, na nadiskubre. Spain, Italy, and Germany reported infections in numerous patients who had recently traveled to Cuba and Brazil. Outbreaks of the virus have caused health ministries to sound the alarm. In June and July, the European Center for Disease Prevention and Control, ECDC, reported that there were 15 imported infections in Spain, 5 in Italy, and 2 in Germany. Grabe, no? Alam nyo guys, itong mga nangyayari ngayon ay iba't ibang klaseng paglaganap ng mga sakit. Ito po ay biblical, no? Nasa propesiya na sa Bible na sa mga huling araw daw, mga sangkay, bago daw po bumalik si Jesus Christ, lalaganap daw po muna yung iba't ibang klaseng kaguluhan at kasama po dyan, mga sangkay, ang paglaganap po ng iba't ibang klaseng mga karamdaman na nagdudulot po ng epidemic at pandemic. Ngayon, ito nga po ang sinasabi ng Bible dyan. Basahin po natin. Luke chapter 21 verse 11. And the great earthquakes shall be in diverse places. O ngayon mga sangkay, di ba, ang dami pong nakakaranas ng mga pagyanig ng kalupaan. Noon pa nangyayari ito mga sangkay, pero nagpapatuloy po ang prophecy tungkol po dito. And famines, ito po, gutom po ito mga sangkay, poverty, at kasunod dyan ay pestilences. Anong pestilences? Yan po ay mga karamdaman na kumakalat sa buong planeta mga sangkay na tinutukoy po dito sa Biblia. Ngayon kung i-research po natin ang patungkol dyan sa Google, sa mga dictionary, makikita nyo mga sangkay na ang kahulugan nga po dito ay patungkol po sa mga kumakalat na iba't ibang klaseng sakit. Ngayon, balikan po natin itong balitang ito mga sangkay kasi very alarming ito. Ano ba itong delikado ba ito? So far, the majority of cases have been reported in Brazil, but the virus has also been detected in Bolivia. Pati sa Bolivia, mga sangkay. So, ibig sabihin, dumadami po ng dumadami. Colombia and Peru. Colombia, tapos Peru. Oropouche.
belongs to the same family of arboviruses as dengue fever and the Zika virus. Ah, okay. It is mostly spread by bites from a midge and is typically found so galing po siya sa lamok in the Amazon rainforest. Fever usually sets in 3 to 8 days after infection. Headaches, rashes, and pain in the muscles or joints are typical symptoms. Grabe, no? Kasi hindi pala ito basta-basta kasi ayun po, mayroon na pong bumanaw doon sa Brazil dahil po dito. At ito daw po, sabi dito, nakikita po ito kadalasan mga sangay doon po sa Amazon rainforest. Additionally, some people may have light sensitivity and gastrointestinal symptoms. Similar to the Zika disease outbreak that ravaged the continent in 2015, the virus has been connected to birth abnormalities, and stillbirths. Alam nyo, dito talaga natin maiintindihan mga sangkay na ang Biblia ay hindi po nagsisinungaling. Ang Biblia po talaga yung guide natin mga sangkay. Biruin nyo, ito ngayon nakikita po natin yung paglaganap po ng iba't ibang klaseng karamdaman. Pero kung i-open po natin ang Bible po natin, mababasa po talaga natin ang klaro doon na in the last days, itong mangyayari. Lalaganap ang iba't ibang klaseng karamdaman sa buong mundo. Ngayon, nangyayari. Nagaganap up to now, di ba? Matagal na po ito nangyayari. Pero until now, mga sangkay, nakikita po natin na mas tumitindi. Brazil's Health Ministry reported early this month that there are 8 cases of direct mother-to-fetus transmission under investigation. Grabe. Okay. Ngayon mga sangga, ito pa. Maliban dyan, ito din. Ito, very familiar siguro ito sa atin. Kaya nga lang, meron pong surge doon po sa Africa na ang ibig sabihin, lumalala. Ayan o, the World Health Organization declared the monkeypox surge in Africa a global public health emergency, sounding its highest possible alarm over the worsening situation. So, ibig sabihin, lumalala ng lumalala, mga sangkay, itong paglaganap ng karamdaman na ganito. Alam nyo, kaya tayo mga sangkay, mag-iingat ito, maraming nag-aalala. Maraming nagbo-worry. Hindi din po talaga natin masisi ang taong bayan. Bakit sila mag-aalala mga sangkay? Baka mapunta na naman daw po tayo sa pandemic. Mapunta na naman po tayo sa mas malala pang sitwasyon. Tapos magla-lockdown. Naalala ko mga sangkay nung 2020, di ba? Nung first time na nag-lockdown. Sa tanang buhay natin mga sangkay, lalong-lalo na sa mga katulad namin yung mga batang 90s, first time namin makaranas ng ganung klaseng sobrang tahimik ng buong paligid tapos kayo-kayo lang sa bahay. So, naway hindi po maulit, pero kung mauulit man mga sangkay, well, hindi po natin mapipigil ang kung ano ang nakasulat sa Biblia. Ang mahalaga dito mga sangkay, tayo naman ay nagpe-prepare o ready po tayo spiritually. Kasi hindi habang buhay dito po tayo sa ibabaw ng lupa. So ayun mga sangkay, ano po ang inyong komento tungkol po dito? Yung WHO ay nagbabala mga sangkay tungkol sa kumakalat na karamdaman. At ngayon mga sangkay, maliban dyan, mayroon din pong mga kumakalat pa sa Europe na iba't ibang klaseng karamdaman. Grabe. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs, mga sangkay, mga ganap natin sa buhay. So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.